Ang pagbisita sa mga tao ay isa sa mahalaga at kailangan na gawin ng bawat isa dahil siya ay magdudulot ng pagtanggal ng layo, lambot ng puso at patibay ng relasyon ng bawat isa sa atin. Ang pagbisita ay iba't ibang klase. Mayroong obligadong pagbisita katulad ng pagbisita sa kamag-anak at magulang at mayroong pagbisita na ipinag-uutos katulad ng pagbisita sa mga kaibigan. At sa lahat ng pagbisita na ito ay may tamang Islamikong pag-uugali na ito ay obligado sa lahat ng bibisita. Isa dito ay ang pag-aayos ng intensyon, na ang intensyon dapat natin sa ating pagbisita ay para lamang sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpili ng mainam na oras at paglayo sa oras na kung saan ipinagbabawal ang pagbisita. At ito ay sa pamamagitan ng makabagong komunikasyon. Ang pagpapaalam sa taong bahay at sila ay dapat babatiin. At dapat tumayo sa kanan o kaliwa at huwag sa harapan ng pintuan. Uupo lamang tuwing pinahintulutan ng taong bahay. Ibaba ang ating mata para sa pamilya ng binisita. At huwag uunahan sa sala ang taong bahay depende na kung sila ay nagbigay ng pahintulot, ang pagpapaiksi ng bisita at huwag papahabain. Ang pag-iwas sa pakikinig ng usapan ng kanilang pamilya. At dapat na ang pagbisita na ito ay malayo sa mga kasalanan at ipinagbabawal katulad ng pagsasama ng babae at kalalakihan. At dapat pasasalamatan at ipananalangin sila pagtapos ng iyong pagbisita. Naiulat ni Abu Huraira radiyallahu anhu ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minsan na may isang lalaki na bibisitahin ang kanyang kapatid sa isang probinsya at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng anghel sa kanyang daan at tinanong ito, saan ang iyong nais? At sumagot ang lalaki, meron akong isang kapatid na nais kong bisitahin. Ikaw ba ay may pabor na gagawin para sa kanya, sabi ng anghel. At ito ay nagsabi, wala. Siya ay minamahal ko lamang sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng anghel, ako ay ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala para sabihin sa iyo na ikaw ay minamahal ng Allah kung papaano na ikaw ay nagmamahal para sa kanyang landas.